Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ilang buwan na ang lumipas, kaya sigurado siyang malapit ng kabuwanan ni Laren. Gustuhin man niyang samahan to sa araw na yon at suportahan, pero wala siyang magagawa. Kailangan niya maghintay at magtiis para sa pamilya niya. Yun lang ang tanging magagawa niya. Anak, halika na! Sigaw ng ina niya mula sa pinto ng nursery room na pinaayos niya. Marami ka ng mga bisita. Nakangiti pang sabi nito na makapasok sa loob. Napangiti siya. Maayos na sila ng mga magulang niya. Wala nang tampuhan. Ganun nga siguro mga magulang. Magagalit sa'yo, pero kalaunan ay mapapatawad kanin. Susunod na po, sagot niya. Nang makababa, bumungad sa kanyang napakaraming mga bisita. Kaarawan niya ngayon at hindi niya inaasahang maraming dadalo. Ngunit kahit anong dami nila, hindi pa rin siya masaya. Ito ang unang kaarawan na malungkot siya. Kaarawan niya ngayon, pero tila siya nagluluksa. Hindi niya alam kung bakit pumayag pa siyang magpa-party sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Hey, kamusta? Nakangising bati sa kanya ni Renzo. Happy birthday nga pala. Wala akong regalo sa'yo kasi matanda ka naman na. Para sa mga bata na lang yun ha. Loko-loko talaga. Uy, wala ka man lang bang sasabihin? Habol nito sa kanya nang lumayo siya rito para kumuha ng wine. Naupo sila pareho sa isang table na medyo malayo sa mga bisita. Wala. Maikling sagot niya. Ang hard mo naman sa akin, bro? Sumimangot ito. Nga pala, balita ko bumalik na ng bansa si Gabby, yung best friend ni Laren. Sabi nito, dahilan para mapatingin siya rito. Ano namang pakaalam ko dun? Ay, akala ko pa naman gusto mong malaman na magkasama si Laren at Gabby sa Amerika nitong mga nakalipas na buwan. Paliwanag pa nito. Naikuyom niya ang mga kamao. Kailan siya umalis ng bansa? Hindi naman siya kasama ni Laren nung umalis siya ah. Sumunod siya the day after her flight. What? Napasigaw siya. Dahilan para magtinginan ang mga tao sa kanila. Relax! Ano bang problema doon? Malaki. Aniya. Malaki ang problema. Paano ko nagkakamabutihan ng dalawang yon? Alam ko may gustong lalaking yon kay Laren. Hindi malabo magkagusto din si Laren sa kanya. Nagseselos ka ba? Tanong nito na napapailing pa. Hindi ako nagseselos. Talaga ba? Inilapit nito ang mukha sa kanya. Lumalaki ang butas ng ilong mo oh. Nagsisinungaling ka. Inis na nilayo niya ito sa mukha niya at agad na lumabas ng bahay. Hoy, saan ka pupunta? Hindi niya to pinansin. Diretso lang siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa garahe. Sumunod naman si Renzo sa kanya. Hey! Sumakay siya ng kotse. Sasama ka ba? Saan ka ba pupunta? Ang tanong kong sagutin mo, sasama ka ba? Hay, nakakainis naman to oh. Oo na, sasama na. Nang makasakay ito, agad niyang pinaunder ang sasakyan. Gago ka talaga. Paano kung hanapin ka sa party? Ikaw ang celebrant pero absent ka. Tumahimik ka. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Itinigil niya lang yon nang makarating sila sa destination nila. Sa tapat ng bahay ng taong yon. Uy, teka, kaninong bahay to? Hindi niya to pinansin at nagtuloy-tuloy lang siya sa pagpasok. Nakabukas ang gate kaya madali lang silang nakapasok. Hinanap ng mga mata niya ang pakay at namaramdaman niya ang presensya nito sa likod nila. Tumigil siya dahilan para mapatigil din si Renzo. Trespassing ang ginagawa niyo.
Nangibabaw ang kinig ni Gabby mula sa likuran nila. Hindi nga siya nagkamali. Dahan-dahan niya itong hinarap. Maging si Renzo ay ganun ang ginawa. Gulat na gulat pa to nang makita si Gabby. Gabby? Gulat na tanong ni Renzo. Paano mo nalaman na dito siya nakatira? Stalker ka? Baling nito sa kanya. Gago? Singhan niya kay Renzo bago tiningnan na masama si Gabby na noon ay blanco ang mukha. Ikaw, anong relasyon mo kay Laren? Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang tanga. I'm her friend. Simpleng sagot nito. With benefits? Dugtong niya. Ganyan ba talagang tingin mo sa kanya? Tila nangahamong tanong nito. Para isipin mo kung ama ng dinadala niya? Oo. Aaminin ko mahal ko siya. At hanggang ngayon mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya ko maging ama sa anak niya. Kahit hindi ako yung tunay na ama. Eh ikaw, anong ginawa mo? Wala kang ginawa kundi saktan siya. Sinaktan mo siya ng paulit-ulit. Pati anak niyo dinamay mo. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa kanya? Naikuyom niya ang kamao at handa na sana tong sugurin nang pigilan siya sa kamay ng kaibigan. Tiningnan niya to't umiling lang sa kanya. Napabuntong hininga siya. Alam na alam niya kung saan siya nagkamali. Nakakagalit lang dahil tama to. Galit siya sa sarili niya. Natahimik ka kasi totoo. At saka, bakit ka nga ba narito? Para malaman ko anong relasyon ko kay Laren? Well, to tell you the truth, I was planning to court her. Bumalik lang ako rito para sa trabahong naiwan ko. Mas lalo siyang nainis sa sinabi nito. Well, gusto mo bang malaman na simula nang umalis siya dito sa Pilipinas, magkasama na kami? Nakangisi ito, kaya alam niyang inaasar siya nito. Nararamdaman niya yon, pero hindi siya magpapatalo. Alam niyang may laban siya. Napangisi siya. Hindi mo siya makukuha. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ka niya mahal. Ah, talaga? He said in a sarcastic way. Pero nagbabago nararamdaman, Gavin. Hindi sa lahat ng oras ikaw ang mahal niya. Hindi siya tanga para tanggapin pa ulit ang isang taong minsang nanakit sa kanya. Akmang susuntukin niya to nang pigilan na naman siya ni Renzo na kanina pang tahimik. Tama na yan. Halika na. Hinila siya ni Renzo palabas. Pare, pasensya ka na ha? Sabi nito kay Gabby. Medyo nakainom to eh. Naghahanap ka ba talaga ng away? Galit na tanong ni Renzo. Bakit ka ba talaga pumunta dito? Wala. Gusto ko lang siyang makausap. Pagkasabi nun, ay sumakay na siya sa kotse, sa passenger seat. Tinatamad na siya magmaneho kaya si Kenzo na lang ang nagmaneho nun pa uwi. Napailing na lang si Renzo sa kanya. Pag-ibig nga naman, kaya ayoko ma-inlove eh. Sakit lang yun sa ulo. Pailing-iling ito habang nagmamaneho. At hindi pa talaga nakontento ang loko. Kung ano-ano pang sinabi nito na mas lalong nagpainit sa ulo niya. Mababawi din kita, Laren. Babalik ka din sa akin. Mark my word. Bulong niya sa sarili. Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan? Sure naman, oh. Will you please shut up? Kanina ka pa eh. Ngumoso ito. Okay, shut up na ako. Nagagalit na naman ang anak ni Kupong-Kupong. Natatawang sabi nito. Pinandilatan niya to ng mga mata. Matapos marinig yun, sumanyas naman to na tila sinisipor ang bibig. Sira ulo talaga. Kaasar? Nagising si Laren dahil sa ingay na naririnig sa baba. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at saka bumangon. Malaki na rin kasi ang tiyan niya, kaya kailangan niya ng matinding pag-iingat. Kabuwanan na niya at anytime maaari siyang manganak. Excited na siyang makita ang kambal, pero natatakot din siya. Nang malaman niyang hindi lang isa ang dinadala niya, nagkaroon siya ng matinding takot. Marami kasi nagsasabing masakit ang mga anak, lalo na kung first time mo. Napabuntong hininga siya sa naisip.
Winaksi niya yon sa isip at naligo lang saka nag-ayos ng sarili. Pagkatapos niya maglinis ng sarili, bumaba siya upang tingnan kung anong pinagkakaguluhan sa baba. Anak, dahan-dahan lang. Saway ng kanyang ina nang makita siya nitong nagmamadali sa pagbaba. Abala to sa pagdedekorasyon ng bahay. Luminga siya sa paligid at nang tumigil ang paningin niya sa sala, nakita niyang nakangiti at napakagwapong nilalang na nakaupo sa isa sa mga sofa. Si Gabby, mabilis ang kumilos na nilapitan niya ang binata. Ni hindi niya naisip na buntis siya. Excited kasi siyang makita to. Tatlong araw lang tong nawala, pero miss na niya to. Hi, Laren. Nakangiting bungad sa kanya ni Gabby. Huwag kang tumakbo, baka madapa ka. Niyakap niya to ng sobrang higpit. Namiss kita. Aniya. Ngumiti ito. Yung ngiti nakitang mapuputi nitong mga ngipin. Tatlong araw lang akong nawala, Laren. Tila natatawa to sa sinabi niya. Wala kang pake. Nakangusong sabi niya. Tiningnan niya ang mga pagkain niya sa lamesa sa sala. Sa'yo ba yon? Turo niya sa mga pagkain. Oo, at para sa'yo yon. Natuwa siya sa narinig. Really? Yes. Nakangiti na namang sabi nito. You know what? Namiss din kita. Payakap nga. Narinig niyang magbulungan ang mga katulong. Tila mga kinikilig ang mga ito. Uy, si ma'am. Natawa na lang siya sa mga ito. Sana pala si Gabby na lang aminahan niya noon pa. E di sana hindi siya nasaktan. Naalala na naman niya ito. Sa ilang buwan nilang pananatili sa Amerika, walang araw na hindi niya to naaalala. Inaamin niyang kahit galit siya dito, may mga oras na namimiss niya to. Kahit na sinaktan siya ni Gavin, ito pa rin ang laman ng puso niya. Natahimik ka. Ani Gabby, napakurap-kurap siya. Hindi ah, tanggi niya. Bakit kailangan niya pang maalalang lalaking yon? Nakakasira ng araw? Kinikilig ka no? Uy, hindi ha? Umayos ka nga? Kunwaring naiinis na sabi niya, minsan talaga, may pagkamukulit si Gabby. Isa yun sa mga dahilan kung bakit magkasundo sila. Natawa ito. Kumain ka na ba? Halika, kain tayo. Marami akong pasalubong sa'yo. Halika na nga, samahan mo akong kumain. Aya niya dito. Itong mga nakaraang buwan, gustong-gusto niya talagang kasama si Gabby. Sabi ng mami niya, baka daw pinaglilihian niya ang binata. Pwede pala yun? Napanguso siya. Kung nandito kaya si Gavin, gagawin din kaya nitong mga ginagawa sa kanya ni Gabby? Ibibigay din kaya nitong lahat ng mga hiling niya? Lahat ng gusto niyang kainin? Huwag ka nang umasa, Laren. Sigurado masaya na to sa buhay nito dahil wala na siya. Pero bakit ganun? Kahit anong tanggi niya, talagang to pa din ang gusto niyang makasama. Bumuntong hininga siya. Makakalimutan din niya to. Hindi man ngayon, siguro bukas o sa susunod pang mga araw. Habang kumakain sila ni Gabby, naramdaman niyang kumirot ang tiyan niya. Napahawak siya doon at tiniis ang nararamdamang sakit. Inisip niyang baka sumipa lang ang mga anak niya. Pero ilang segundo pa ang lumipas na maramdaman na naman niya ang sakit. Ah! Naikuyom niya ang kamao at pigil ang hiningang tiniis ang sakit. Manganganak na ba siya? Halos mapaluha siya sa sakit niyon. Napakapit siya sa braso ni Gabby, dahilan upang mabitin sa ering pagsubo nito. Gabby, manganganak na yata ako. Really? No? Natatarantang tumayo ito at inilalayan siya. Anong gagawin ko? Please call mommy. Nahigit niyang hiningan nang muling humilab ang tiyan niya. Please, it hurts already. Come here. Binuhat siya nito palabas ng dining area habang siya ay namimilipit pa rin sa sakit. Nadaanan pa nilang ina't ilang mga katulong. Magkahalong gulat at excitement ang nakikita niya sa mga ito. She's about to give birth. Anunsyo ni Gabby sa mga ito.
Napasinghap ang lahat sa narinig. Oh my God! Nabilis siyang dinala at pinasakay ni Gabby sa kotse. Sumunod naman ang ina niya sa kanila. Ito ang may dala ng mga gamit nila ng bata. Mami, ang sakit na! Naiiyak na talaga siya. Hindi niya akalain na ganito kasakit yun. Kaunting tiis na lang anak, malapit na tayo. Napapikit siya. Habol ang hiningang inaiangat niya ang pang-upo niya nang humilab na naman yun. Katabi niya ang ina habang hawak nito ang isang kamay niya. Aray! Sapo-sapo niya ang tiyan habang dumadaing. Ang sakit! Sobrang sakit na talaga. Hindi na talaga siya magpapabuntis kahit kailan. And as if naman may bubuntis pa sa'yo, Leren. Napailing na lang siya sa mga pinag-iisip niya. Pero ang sakit talaga. Walang haya na given yun. Kasalanan niya to. Hayop siya. Panay lang ang sigaw niya hanggang sa maipasok siya sa loob ng delivery room. Wala siyang kasama roon kundi puro mga nurses at doktor. Relax ka lang, Mrs. You can make it. Anang doktora. Dok, single ako. Nakakainis. Bakit ba lahat na lang sila Mrs. ng Mrs.? Eh wala naman siyang asawa. Well, wala na. Magsasalita pa sana siya nang maramdaman na naman niya ang kakaibang sakit na yun. Mamamatay na yata siya. Huwag naman sana. Gusto pa niyang makasamang mga anak niya. Makakatay talaga niya si Gavin. Walang hiya siya. Wala siyang karapatang pahirapan siya ng ganito. She really hate him. Hanggang ngayon, pinapaalala nito ang kahayupang ginawa nito sa kanya. Please baby, lumabas ka na. Huwag mo nang pahirapan pa si mommy. Nakakunot ang noo ni Gavin na makapasok siya sa loob ng bahay ng mga magulang. Dadalawin lang sana niyang mga ito na makita niyang nagkukumpulan ng ina't mga kasambahay sa sala. What's going on? Nakakunot ang noong tanong niya sa ina. Hawak nito ang cellphone at mukhang tuwang-tuwa sa nakikita roon. Ay anak, nandyan ka pala. Tingnan mo oh, ang cute-cute nila. Tuwang-tuwa ito habang nakatingin sa larawang nasa cellphone nito. Tiningnan niya yon. Kaninong anak yan? Eh di sa'yo? Sagot nito. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya sa balitang yon. Kung ganun ay nanganak na si Lauren. Can I see it? Alanganin niyang tanong. Agad namang binigay sa kanya ng ina ang cellphone nito. Kinakabahan siya habang inaabot sa kanya ng ina ang cellphone nito. Pakiramdam niya ay lalabas ang puso niya sa sobrang kaba. Sa wakas, makikita na niyang anak. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya na makitang dalawang baby ang naroon. Isang babae at isang lalaki. Tinitigan niyang mabuti ang larawan. Kambal? He can't believe it. Ngunit kahit ganoon masaya siyang makitang mga anak kahit sa larawan lang. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam. Pero masaya talaga siya. Ngayon mas tuminding kagustuhan niyang suyuin si Lauren. Oo anak, pinilit ko talaga si Lauren na padalhan ako ng pictures ng baby niyo. Masayang anunsyo nito, ngunit kaagad ding nawala ang ngiti sa labi nito. Kung pinahalagahan mo lang sana si Lauren, sana kasama natin ang mga apo ko. Maging masaya ay nalungkot na sinabi ng ina. Bumuntong hininga siya. Huwag kayong mag-alala. Makakasama niyo din ang mga bata. Sigurado namang hindi kayo matitiis ni Lauren. Sisiguraduhin niyang magkakasama-sama silang muli. Kaunting tiis na lang. Hindi lang naman tungkol sa mga batang inaalala ko. Siyempre, gusto ko mabuo muli ang pamilya niyo. Isipin mo mga bata. Gusto mo ba silang lumaki na hindi buong pamilya? Naisip na rin niya ang bagay na yon, kaya hindi niya hahayaang mangyari yon. Sisiguraduhin niyang mabubuo muli ang kanilang pamilya. Hindi rin siya nagtagal sa bahay ng magulang. Pagkatapos niya makausap ang ina, pumunta siya sa bar ng kaibigan niyang si Renzo ng hapon na yon. Sa mga nakalipas na buwan, naging tambayan na niya ang bar nito.
Panay na nga ang reklamo nito sa kanya. Nandito na naman ang sukoy kong hindi marunong magbayad. Sarcastic ang sabi nito. Hindi porket magkaibigan tayo gaganyanin mo na ako. Kung hindi ka naman magbabayad, umuwi ka na lang. Malas ka sa negosyo? Pagtataboy nito sa kanya na kinatawa niya. Masaya ka pa ah? Napansin pala nito ang mga ngiting na wala sa labi niya. Yes, sobrang saya. Umuwi ka na nga lang. Malas ka talaga sa negosyo ko. Sumimangot siya. Ang sama mo sa akin. Parang wala tayong pinagsamahan ah. Ay, meron ba? Pangaasar nito. Abay, loko ka ah. Joke lang yun uy. Pikon ka talaga. Napailing na lang siya at uminom na lang kaysa makipag-argumento dito. Nga pala, hindi na ba talaga kayo nagkikita ni Celine? Tanong nito. Hindi na. Simpleng sagot niya. Wala na siyang pakaalam sa babaeng yon. Pagkatapos ng ginawa nito, hindi na. Magsama sila ng Ronald niya. Hindi na rin siya apektado sa tuwing maririnig niyang pangalan nito. Isang ordinaryong babae na lang to para sa kanya. Hi Pogi! Napalingon sila ni Renzo sa pinanggalingan ng boses na yon. Lumapit ng isang babae sa kanya at halos ipagduldulan nito ang dibdib sa kanya. Want to play flower boy? Malanding sabi nito sa kanya. No thanks. Umiling na tumayo siya at walang pakaalam na tinulak ang babae. Bumulong sa kanya si Renzo. Malakas pa rin talagang apil mo ah. Manok nang lumalapit sa'yo. Game ka ba? Tumigil ka. Binalingan niya yung babae. Sorry miss, sa iba ka na lang. Hey, don't you dare ignore me. Sigaw ng babae na makitang paalis na siya. Hinarap niya to. What do you need? Obviously you. Sagot nito. Really? Sorry, pero hindi kita type eh. Siya na lang kung gusto mo. Sabay turo kay Renzo. Gago ka? Hoy, bumalik ka dito! Sigaw ni Renzo. Kinaway na lang niya ang mga kamay at nakangising naglakad palabas ng bar. Maghintay ka lang, Leren, dahil hindi magtatagal magiging akin ka ulit. Sa ngayon, hahayaan kitang lumayo. Pero once na magkita tayo, hindi na kita pakakawalan pa.